makisaksi sa inyong nag-iisang Liga ng Katotohanan. Ako naman, Arnold Javier. Mga pangyayaring binusisi sa gana ng serbisyong totoo. Magandang gabi po, ako naman si Vicky Morales. Fernando Bo Jr. at Senador Panfilo Lacson. Parehong walang panat umatras sa presidential race. Pero meeting nila bukas, wala ng urungan. Pangulong Arroyo pinag-disqualify dahil sa sobra-sobra umunong political ads sa telebisyon. Eddie Hill, nagbabalang posibleng magrevolusyon ng kanyang mga taga-suporta kung ipapawalang bisa ang kanyang kandidatura. Desisyon ng COMELEC, posibleng ilabas na bukas. Vice President Infisto Gingona, itinangging may personal na motibo sa pagtawid sa kampo ni FPJ. Sa kauna-unahang pagkakataon, kaisa-isang anak ni na FPJ at Susan Roses, nagsalita na. At pati side trip sa paggawa ng billboard ng Liga ng Katotohanan. Tuloy na ang meeting ni Fernando Bo Jr. at Senador Panfilo Lacson bukas. At kung magtatagumpay sina The King at Ping na magsanib puwersa, may ilan daw na delikadong mawawala sa eksena. Saksi natin si Sandra Aguinaldo. Panfilo Lacson at Fernando Bo Jr. Kaya naman marami ang naiintriga kung pwede nga ba talagang umatras sa karera ang isa sa kanila. Sabi ni Ping, mangyayari ito kung papayag si The King na maging vice-presidente niya. I hope that FPJ will agree to be my vice president. He'll beat Noli De Castro. Kung sakasakali, makakalaban ni FPJ di lamang si De Castro, kundi ang running mate niya ngayon na si Senadora Loren Legarda. Bagay na kahit daw sa panaginip ay hindi mangyayari, ayon sa mga kaalyado ni FPJ. Well, that's his suggestion. Mahirap din maisip eh. Hindi ko na rin maisip na pwede. Mahirap isipin eh. Bukas alas 4:30 ng hapon, nakatakda ang meeting na FPJ at Lacson sa bahay ng kanilang kaibigan sa Southern Metro Manila. Pang-apat na meeting na ito ni na FPJ at Lacson. Tututukan daw ng Malacanang ang pulong, pero hindi raw ibig sabihin na nangangatog sa takot si Pangulong Arroyo. May hamon pa nga ang kampo ng Pangulo sa oposisyon. They have not really addressed the real issues of the campaign at this time. We would welcome a serious debate with them on this issue. Pero kung sina FPJ at Lacson tuloy na ang pag-uusap, ang Malacanang sinabing walang anumang hakbang para pag-usapin sina Pangulong Arroyo at Raul Rojo. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Naging tabok din sa talakayan sa ika-69 na kaarawan ni Ernesto Maceda ngayong gabi ang posibleng pagsasanib puwersa ni na Fernando Bo Jr. at Senador Panfilo Lacson. Pero para sa mga kaalyado ni FPJ, mas makabubuti kung si Lacson ang aatras sa pagtakbo. Dahil mula sa Manila Hotel, saksi natin si Pia Arcangel. Pia! Arnold, nagtipon-tipon ngayong gabi dito sa Maynila ang koalisyon na nagkakaisang Pilipino para ipagdiwang ang ika-69 na kaarawan ni Senador Ernest or ng senatoryable nila na si Ernesto Maceda. Sa gitna ng balitang mag-uusap bukas sina FPJ at Senador Panfilo Lacson, nagpahayag ng suporta ang mga taga-KNP sa kanilang vice presidential candidate na si Loren Legarda. Mismo ang birthday celebrant na si Ernesto Maceda ang nagsalita tungkol dito. I urge you all, I ask you all, for those, all of you, 99% I'm sure of those who are here are for FPJ, to please automatically vote for Loren Legarda to be our vice president. With this, iginiit naman ni Senador Edgardo Angara ang posisyon nila. Dapat daw si Senador Panfilo Lacson ang mag-withdraw at suportahan na lamang si Fernando Bo Jr. Sana matuloy at sana matuloy na magkasundo sila para clear-cut na ang labanan. Isang kandidato ng oposisyon, isang kandidato ng administrasyon. Handa naman daw si Legarda sa anumang magiging desisyon ng koalisyon. Ko alam na mayroong balaki na ganyan, kung anuman ang mag-uusapan ay ating irerespeto. Arnold, sa ngayon ay tuloy pa rin ang pangangampanya ni Legarda at katunayan bukas ay magtutungo siya sa Lucena kasama si Susan Roses para makipagpulong sa mga kababaihan roon. Arnold? Maraming salamat, PR Kanghel, Agulat Live mula sa Manila Hotel.
Agad binaliit ang administrasyon ng pagtawid ni Vice President Jovisio Gingona sa kampo ni Fernando Poe Jr. Hindi raw ito makakaapekto sa kandidatura ng Pangulo. Dahil hindi ka naman si Gingona na wala siyang personal na motibo sa kanyang paglipat ng kampo. Saksi natin si Maki Pulido. Di pa man umaarangkada ang samahan ni Vice President Jovisio Gingona at FPJ, tila nagkakalamat na. Pinaninindigan ni Gingona lumipat siya dahil isasali ni The King sa plataforma ang kanyang mga ipinaglalabang programa, pero iba ang tono ng kampo ni FPJ. Clearly, he accepted and adopted the same. Sabi pa nga niya, mukhang magkatugma ang ating thinking. Hindi naman total convergence on all these points, pero we will try to integrate as much as we can. Enero nagsimulang mag-usap si Gingona at FPJ. March 10, nagdesisyon si Gingona na mag-over the backod. Pero nauna na palang asawa at anak ni Gingona sa KNP nang maghain sila ng kandidatura. Ang asawa ni Gingona bilang mayor ng Gingoog, Misamis Oriental at ang anak bilang congressman ng Bukidnon. Batikos tuloy kay Gingona, sariling interest lang ang prinoprotektahan niya sa kanyang paglayas sa kampo ng Pangulo. Siguro po ba na kaya niyo po ito ginawa dahil kandidato po yung anak at asawa? Ah, hindi, hindi yan. Sinubukan daw ni na Pangulong Arroyo at ni Speaker Jose de Venecia na pigilan si Gingona pero dinedma lang sila. Kaya lang naman daw natagalan ang paglipat ni Gingona sa oposisyon dahil pumalag si dating Pangulong Erap Estrada. Si Gingona kasi ang unang nag-akusa kay Erap ng mga katiwalian na humantong sa impeachment ng dating Pangulo. Pero tila nagkaayusan na. Ngayon ipinagtatanggol na ni Gingona ang kumpare ni Erap. Let us not belittle him just because he has been unfortunate in being a dropout. I knew the father. If the seed is good, maybe the fruit will not be far behind. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Pinapadisqualify ng grupong pro-constitution o pro-con si Pangulong Arroyo. Reklamo nila, sumobra na ng 69 na minuto ang mga naglalabasang political advertisement ng Pangulo sa telebisyon. Saksi natin si Ruth Cabal. Batay sa Fair Elections Act, ang bawat kandidato ay may 120 minutong airtime para sa kanilang political advertisement sa telebisyon. 180 minuto naman ang para sa radyo. Pero sabi ng grupong pro-constitution o pro-con, umabot na sa 189 na minuto ang political ads ng Pangulo sa telebisyon, lagpas ng isang oras. Malinaw daw na nilabag ng Pangulo ang batas. Ang presidente bilang head ng executive and tasked to implement the laws should be the first one to follow the law. And if she is violating the law, then she has no right to rule this country for another 6 years. Kumbinsido naman ang kampo ni FPJ sa reklamo ng pro-con laban sa Pangulo. Kaya posible daw suportahan nila ang disqualification case. We'll check their evidence and we find that they have solid basis to file this petition, we will definitely intervene with in the hearings before the commission. Todo tanggi naman ng Malacanang sa panibagong paratang. As far as we're concerned, we have kept within the limits of political advertisement. At sa COMELEC, tila nakahanap ng kakampi ang Malacanang. Ayon sa COMELEC Education and Information Department, hindi kasi malinaw sa Fair Elections Act kung ang mga limitasyon ay suma total na bilang ng minuto o para lamang sa bawat isang istasyon. Kaya raw sila nagpalabas ng amending resolution noong February 19 para linawin ang mga limitasyong ito. Pero hindi pa nalalathala sa mga dyaryo ang resolusyong ito na kinakailangan para tuluyang maipatupad ang mga pagbabago. The amendments, 120 minutes on TV per candidate in every TV station and cable TV station. Ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Inaasahang magdedesisyon na ang COMELEC kung dapat nga bang ilaglag sa presidential race si Eddie Hill. Pero ayon kay Hill, ma-disqualify man siya, tuloy ang laban kahit umabot pa ito sa Korte Suprema. Saksi natin si Cheryl Yao. Eddie Hill! Susuko si Eddie Hill sa laban. Kung ma-disqualify, first division man yan, ano, pwede pa rin kami mag-motion for reconsideration. Pagdedesisyonan bukas ng COMELEC kung dapat nang tanggalin sa karera si Hill. Batay ito sa reklamong wala umano itong kakayahan at karapatang tumakbo bilang Pangulo. At sakaling ma-disqualify, nagbabala pa ng revolusyon si Hill. Sabi ng mga supporter ko, mga kandidato ko, kung mangyari yan,
magkaroon ng revolusyon. Kaya nang hindi ko na magkukontrol. Tumawag ng pansin si Hill ng ibidang kaya niyang bayaran ng utang ng Pilipinas. Pero unang araw pa lang ng kanyang kampanya, inireklamo si Hill dahil sa mga ibinayad na tsekeng talbog sa tinuluyang hotel sa Cagayan de Oro. Sa programang Biodata ng GMA, na lamang nasentensyahan ng Court of Appeals si Hill para sa kasong falsification of land titles. Hanggang ngayon ay inapila naman niya ito. Ilan lamang ang mga ito sa mga tiningnan ng COMELEC matapos maghay ng kampo ni Brother Eddie Villanueva para ipa-disqualify si Hill. Takot ni Brother Eddie, baka ang mga botong para sa kanya ay mapunta kay Hill. Iniwan na rin si Hill ng marami sa kanyang senatoriables, kabilang na ang TV personality na si Eddie Ilarde. Marami siyang pinaasa eh. Marami siyang pinaasa ng mga pangako na imagine that eh, nangangakong babayaran ng utang ng ating bansa. Sagot naman ni Hill, kung hindi siya mayaman, eh bakit nakabili pa raw siya ng helicopter? Yun nga lang, di niya maipakita maski litrato ng helicopter. Hirit pa ni Hill, bibigyan ng tig-isang milyong piso ang bawat Pilipino sakaling mahalal siyang Pangulo. Bukas, abangan ng hatol ng COMELEC. Ako si Sherry Liao, ang inyong saksi. Sa aming pagbabalik, ang kauna-unang interview ng media sa nag-iisang anak nila FPJ at Susan Roses. Absentee voting para sa mga mandaragat na Pinoy nilalangaw pa rin sa ikalawang araw nito. Mga balitang hatid ng nag-iisang Liga ng Katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi! Nilangaw din ang pangalawang araw ng absentee voting ng mga Pinoy seamen o mandaragat sa ibang bansa. Halimbawa sa Singapore, sa loob ng mahigit 30 Pinoy seamen na nakarehistro doon, ni isa ay wala pang bumaboto. Ang ibang seamen hindi raw alam ang proseso. Ang iba naman, walang bilib sa absentee voting. Ayon sa COMELEC, siyam pa lamang sa loob ng mahigit 2,000 mandaragat na nakarehistro sa iba't ibang panig ng mundo ang nakaboto. Sa kabila nito, may hanggang Mayo 10 pa naman para makaboto ang mga manggagawang Pilipino na nasa ibang bansa. Sa panunuyo ng mga kandidato sa pagkapangulo, hindi nawawala sa eksena ang mga kabiyak ng ilan sa kanila. Handa rin silang sumama at tiisin ang hirap ng pangangampanya, makuha lang ang pinakaasam-asam na pwesto sa palasyo. Saksi natin si Mark Salazar. Hindi sila ihahalal pero tulad ng kanilang mga kabiyak, porsigido rin sila sa kampanya. Si Imelda idinaan noon sa kanta. Si Ming papiano-piano naman. Si Loy doktora ng masa ang drama. Napakabigat naman kasi ang family sa kultura natin. Kung kandidato ka at marunong ding kumampanya yung partner mo, asset talaga yan. May bagong henerasyon na naman ng wannabe first ladies. Ang ilan sa kanila lumalakad kahit hindi kasama ang kanilang asawa. Ang iba naman bit-bit ng kanilang mga kabiyak sa paglilibot sa mga probinsya. Ayaw sana ni Mrs. Lacson ng ganito, yung nasa salang siya sa mata ng publiko, pero alam niyang isa itong tungkulin, isang papel na dapat niyang gampanan sa kampanya ng kanyang asawa. Sugal daw ang payagan ni Ping, ang kanyang misis na mangampanya. It entails a lot of sacrifice. You know, you have to wake up early in the morning at 4 o'clock and then hanggang 7 na yon. I'm doing this for my husband and for the love of our country. Ang reyna ng pelikulang Pilipino naman, kung papansinin, parang hasang-hasana sa mundo ng politika. Kami nagagalak sa maganda ninyong pagsalubong sa amin. Ayaw naming istorbuhin ang inyong mga gawain sa umagang ito. Narito lang po kami para hingin ang inyong suporta sa darating na halalan. Mahihiyain naman ang asawa ni Raul Rocco pero lumalaga rin sa ngalan ng kabiyak. Bihirang humarap sa kampanya ang kabiyak ni Brother Eddie Villanueva. Habang ang asawa ni Eddie Hill, isang beses pa lang humarap sa kampanya. Si Pangulong Arroyo naman mas minabuting mag-solo na lang. Nakakaapekto daw kasi sa kredibilidad ng Pangulo ang mga iskandalong kinasangkutan ng unang Ginoo.
Wise naman yung move na yon, dahil klaro naman na maraming naniniwala na hindi maganda ang influence ni Mike Arroyo. Sa hirap at ginhawa, sila ang katuwang ng kanilang asawa. Kaya sa kanilang pagharap sa ngalan ng Kabiyak, sabay na rin silang kinikilatis ng taong bayan. Ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapanayam ng media si Grace Paul Yamanzares, ang nag-iisang anak ni na Fernando Paul Jr. at Susan Roses. Inamin ni Grace na kung noong una ay siya pa mismo ang isa sa mga nagkumbinsi kay FPJ na sumabak sa politika, ngayon daw ay parang gusto na niyang umatras na ito. Saksi natin si Cara David. Ito ang unang beses na makakausap ng media ang kaisa-isang anak ni na FPJ at Susan Roses, si Mary Grace Paul Yamanzares. Bagamat di tunay na anak si Grace, ni minsan di raw ito ipinaramdam ng kanyang kinikilalang mga magulang. Graduation, birthday party, pati sa oras ng paglalaro, si FPJ ang kasakasama niyang parati. Superman ang tingin ni Grace sa kanyang ama, kaya di katakataka na siya pala ang isa sa mga nagkumbinse kay FPJ na tumakbo. Sinabi ko sa kanya, you know what, Pop, you've always been my hero growing up and you've never failed me. Masaya ako nung tumakbo siya. Kaya lang, ngayon naman na tumatakbo na siya, diba? Kawawa naman yung tatay ko. 10 taon nang nananahimik sa Amerika si Grace, pero ngayon, handa na raw siyang magsalita dahil sobra-sobra na raw ang batikos kay FPJ. Tulad na lamang sa issue ng kanyang half-brother na si Ronyan. Tinatanggap siya ng aking ama. Pero mahalaga sa akin ngayon ang damdamin ng lahat ng taong apektado, lalo ng aking ina. Kaya mas marami pang mga paksa na mas mahalaga sa ating bansa ang dapat pag-ukulan ng panahon. Masakit din para kay Grace ang batikos na kulang sa edukasyon si The King. I think yung malaking diferensya sa kanya at sa mga ibang tumatakbo is hindi naman niya talaga pinangarap ito na talagang gusto niyang maging pangulo. So, ginagawa niya ito dahil gusto niya talaga makatino. Hindi ba siya madaling maabuso? Ganun. Kasi alam mo na. Tama na rin yan, pero malaking tiwala niya sa tao. Plano ni Grace na mamalagi na sa bansa kapag nanalong pangulo si FPJ. Bayani ng masa, bidang handang tumulong sa bansa. Ganito ang turing ng mga supporters ni FPJ sa kanya, ganito rin ang turing ni Mary Grace sa kanyang ama. Pero ang tanong, sapat na nga ba ang mga bansag na ito para makuha ni FPJ ang pinakamataas na pwesto sa gobyerno? Cara David po, ang inyong saksi. Ang kabuuan ng panayam na yan ay mapapanood nyo po sa programang Eyewitness pagkatapos ng saksi. Sa aming pagbabalik, kakulangan ng plaka para sa mga motorista, hindi raw LTO ang may sala. Efren Bata Reyes, balik Pinas na mula sa Tagumpay sa 9-ball tournament sa Vietnam. Mga balitang hatid ng nag-iisang Liga ng Katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi! Posibleng itigil na sa Miyerkules ang search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard sa mga nawawalang pasahero sa nasunog na Super Ferry 14. Nangangamba kasi ang Coast Guard na magdulot na ito ng polusyon sa dagat. Ngayong araw, 2 bangkay at ilang bahagi ng katawan ang na-recover ng Coast Guard. Samantala, sinisisi ng DOTC ang mga car dealer kung bakit hindi makabiyahe ang mga bagong kotse na walang plaka. Sa ilalim ng no plate, no travel policy, di ba ang dahilan ng mga may-ari ng mga bagong kotse na nasa dealer pa ang kanilang mga plaka. Nilinaw naman ng DOTC, sapat ang bilang ng ginagawang plaka ng LTO kada araw. Pero ipinasa ng ilang car dealer ang sisi sa kanilang customer. Namimili raw kasi ang mga ito ng numero para sa kanilang plaka, kaya natatagalan ang proseso. There's no problem sa plaka. Ang problema kasi itong mga ano natin, itong mga dealers natin, iniipon nila yung ano nila, yung resibo nila or yung application for plate, hindi pa pwedeng sasabay-sabay nila. So, doon nagkakaproblema. Hindi kasi may mga kliyente na gusto yung kasi sa coding. Oo. Oh. Magusto yung, let's say, meron ka ng uno, bibigyan ka ng LTO. Siyempre, ayaw mo naman yun.
Balik Pilipinas ng World Billiard Champion na si Efren Bata Reyes. Dagdag karangalan dala ni Bata dahil nakuha niyang corona sa Asian 9-Ball Tournament. Live mula sa Ninoy Aquino International Airport, saksi natin si Susan Enriquez. Susan! Arnold, bakas ang matinding tuwa sa mukha ni Efren Bata Reyes sa kanyang pagdating ngayong gabi mula sa Ho Chi Minh. Natalo ni Bata si Chow Pong Fang sa second tour ng 9-ball tournament. $10,000 ang uwing gantimpala ni Bata. Tatlong beses na raw siyang tinalo ni Chow Pong Fang sa mga naunang tournament pero tinalo niya ito sa finals. Pero yung batang uli, siyempre, siya naman ang minala sa bola. Eksakto ng pagkamalo niya, dire-direcho naman ako. Hala ko nga, talo na ako eh. Samantala, kagagaling lang ni boxing champion Manny Pacquiao sa Davao City. Puspusan ang paghahanda ni Pacquiao para sa laban niya sa Mayo 8 sa Las Vegas. Makakasagupa ni Pacquiao ang Mexican na si Juan Manuel Marquez para sa best featherweight class title. Sa Biyernes, tutulak si Pacquiao sa Amerika para sa kanyang todo-todong pagsasanay. Kunting pressure din ako ngayon dahil lahat ng kababayan natin umasa sa panalo ko. So, asahan nila na panatilihin kong maging kampiyon pa rin ulit. Sana ipagdasal nila ako, ipagdasal ninyo akong lahat na manalo. Sa nakatakdang laban ni Pacquiao at Bata Reyes, nakasalalay muli ang karangalan ng Pilipinas sakaling sila ay magwagi, kaya wala silang hinahangad kundi ang magwagi sa kanilang mga nakatakdang laban. Ako si Susan Enriquez, ang inyong saksi, Arnold. Maraming salamat, Susan Enriquez, sa gulat live mula sa NAIA. Sa aming pagbabalik, maki-side trip sa paggawa ng billboard ng bagong saksi, ang Liga ng Katotohanan. Balitang hatid ng nag-iisang Liga ng Katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi. Nagkalat sa mga pangunahing lansangan na mga naglalaki ang billboard. Sa side trip ni Howie Severino, tunghay natin kung paano gawin ang mga ito kasama na ang bagong billboard ng Liga ng Katotohanan. Mga higanteng billboard karaniwang tanawin sa malalaking syudad. May mga nagbebenta ng mga produkto. Meron ding lahat ginagawa para lang mapansin. At ngayong eleksyon, may mga nagbebenta ng mga politiko. Pero hindi laging ganito ang mga dambuhan ng patalastas na ito. Unang nauso ang mga malapainting na billboard ng mga pelikula. Sumunod naman ang mga gawa sa mga neon light. Effective siya ngayon, lalo na dito sa Metro Manila, kasi reflective siya sa panahon natin eh. Makikita mo yung traffic na nangyari sa lugar natin, grabe na. Ang tao talaga nakababad sa kalye. So yung time nila, suspend nila commuting mula papunta sa trabaho, eskwela, bahay, masyadong malaki yung time at opportunity para sa mga advertisers na i-fill up tong lahat ng space na to at lahat ng time na sinaspend ng mga tao on the road para dun sa makapagbenta ng produkto nila. Digital age na ngayon, kaya ang mga billboard para mga higanteng litrato. Paano kaya ginagawa ang mga ito? Computerized ang lahat, kaya't ultimo maliliit na detalye, kayang pagandahin. Mga pekas kumikinis. Sa laki ng mga billboard, pansin lahat, kaya kailangan pulido. Print out yan from a big machine. Marami sa mga billboard ngayon, piniprint sa mga malatol ng tela. Galong-galong tinta ang ginagamit dito. Tarding seaming, yun yung paraan ng pagdugtong ng mga tarpaulin na malalaki. Para siyang plancha na nagdidikit. Once na dikit na siya, magkapatong, never mo na siya mapupull out agad. Hanggang sa ikabit na ang dambuhalang tolda sa mga gusali. Dito, manumano. Mapanganib din pala ang trabahong ito. At pag natabi na nga ang mga manggagawa sa litrato, animoy langgam na ang mga ito. Pagkatapos ng mahabang presisyon, isang bagong likha ang ating masasaksihan ngayon. Likhang magiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga taga-syudad. Ako po si Howie Severino para sa Side Trip sa Saksi. Nagpatalbugan sa pinaka-prestigyosong gay beauty pageant ang mga Pinoy gay sa Cultural Center of the Philippines. Naroon po live ang saksi nating si Mitch Cruz. Mitch! Vicky, nagtagi sa nang ganda at talino ang 26 na Pilipinong gay sa sumali dito sa Amazing Philippine Beauties 2004.
Sila ang tiniguro ang Amazing Philippine Beauties 2004, 26 na nagagandahang gays na mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Manila Film Festival kanina, nagpakitang gilas ang mga contestant ng taunang gay beauty pageant. Pasiksihan ng damit at pagalingan ng pagsagot sa question and answer portion. I've always believed in what's written in the Golden Bloom and states that what you are is God's gift to you and what you become is your gift to God. According to the Holy Scriptures, that God only created Adam and Eve but not Adam and Steve. Thank you very much. Ang ilan sa kanila talaga namang feel na feel ang pagka-celebrity. Mismong mga pangalan ng artista ginamit sa beauty pageant. Sina Iza Calzado at Beyonce Knowles umabot sa top 25. Pero si Yasmin Curdy agad na eliminate. Ito na raw ang pinaka-prestihiyosong gay beauty pageant sa bansa. Layunin itong ipagmalaki ang kagandahan at talento ng mga Pilipinong gays. Hindi lang pang bakla, hindi lang pang barangay na beauty contest, pero isang prestihiyosong beauty contest na mapagmamalaki natin sa buong Pilipinas. Pero kung mismo mga contestant ang tatanungin, simple lang ang dahilan kung bakit sila sumali dito. Unang-una, syempre, exposure. Tsaka pangalawa, para magkaroon ng maraming kaibigan. Vicky, kani-kanina lamang ay inihayag na ang nanalo dito sa Amazing Philippine Beauties 2004 at ito ay ang contestant number 24, Kauri Michelle Artadi. Ako si Mitch Cruz, ang inyong saksi. Vicky? At yan ang mga pangyayaring binusisi ng inyong Liga ng Katotohanan. Ako naman, Arnold Glavio. Layunin po namin ang kayo'y paglingkuran. Ako po niyong kapuso, Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!